Okay, mga kabunyog, mga kababayan, sandali ah, kasi ang hirap talaga ng signal. Kanina pa ako nadidistract nitong tungkol sa signal, mga kabunyog. Okay? Okay na ba? Pasensya, distract talaga ako tungkol dito sa signal ko. Ang hina ng Wi-Fi. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, kakalungkot na ano. Ang ganda sana ng mga gusto nating pag-usapan, mga kabunyog. Ah? Oh, kaya lang to, tulad nito. This stream will end shortly. Kakalungkot. Anyway. Oh, sige mga kabunyog, maganda pa naman tong topic natin ngayon. Ah? Maganda pa naman tong topic natin ngayon. Talagang lantara na ang away nila, ano, nila mga kabunyog. Hindi na tinatago. Hindi na tinatago. Ang pinakahuli na talagang ano, nagpakita ng lantarang isnaban yung dalawa. Hindi talaga nag ano. Dati kasi may mga plastikan pa yan, mga kabunyog. May mga beso-beso yan. Siyempre may midyang nakatingin. So conscious sila noon, siyempre mga politiko yan, nagpa-plastikan pa sila. Pero kahapon, mga kabunyog, mga kababayan, pag-alis ni Marcos Jr., kasi papunta ng Saudi Arabia, Marcos Jr., siyempre ang protocol niyan, bago siya sumakay sa kanyang eroplano, nandun muna ang kanyang mga matataas na officials ng gobyerno. Nandun ang Vice President, nandun ang Speaker, nandun ang Senate President, pati Chief of Staff. Pa-Executive Secretary, nandun din. Protocol po yan, mga kabunyog. At syempre, habang naghihintay sila sa Presidente, ano naman, alam nga naman, anong gagawin nila doon? Syempre, magkikwentuhan sila. Pero, hindi na nag-plus Valdez at si Sara Duterte, mga kabunyog. Kabunyog Cecilia, Cecilia Basco, ha, salamat sa pag-send ng donation. Hindi na sila nag-plastikan. Hindi na nila tinago yung kanilang tawag doon, animosities ba yan? Yung kanilang disgusto sa isa't isa. Ha? Ano na mga kabunyog, lantaran na nilang ipinakita. Hindi nila gusto ang isa't isa. Kaya kahit plastikan, wala na. Ha? Mga kabunyog, si Marcos Jr., alam din ito ni Marcos, alam niya ni BBM, kaya lang, siyempre, dead ba siya? Ayaw niyang gawing issue ito. Ha? Siyempre, nahihirapan din yan si Marcos kasi mas gusto ni Marcos magkasundo ang lahat ng mga kasamahan niya. Pero hindi niya kayang ayusin yan. Yung problema na yan ni Martin Romualdez saka ni Sara Duterte. Kaya kahit nararamdaman ni Marcos Jr. yon, nakikita niya naman, napapansin niya, wala siyang magawa. Ha? Hinahayaan niya na lang. Okay, o tingnan niyo to ha. Tingnan nyo to mga kabunyog. Ito. Huwag kayong aalis kasi makikita nyo mamaya sa last part, yung huling bahagi nitong ipapanood ko sa inyong video. Pagkatapos ni Marcos magsalita, pagkatapos niyang mag-deliver ng kanyang departure speech, pagkatapos, wala na. Pagkatapos ni Marcos, pagbaba ni Marcos galing sa stage, ano? Sa podium ba yan? Pagbaba ni Marcos, tumalikod na kaagad si Sara. Tumalikod na siya, umalis na siya. O to, hintayin nyo ito mamaya. Panoorin nyo itong video na to. Ah, ito. Doon si Sara. Ayaw niyang tumingin doon kasi nandun si Martin Romualdez. Ayan o. O yan. Pumasok na doon sa entrance. Hindi stable. Ha? Wala. Talagang hirap tong ano eh. Tama ka kabunyog Ilbijan Day, masama talaga ang loob. Tingnan nyo. Ay, di ba? Di ba kung ikaw, vice president ka, pumasok na yung presidente, siyempre titingin ka doon sa presidente. Ah, titingin ka doon. Pero wala, talagang si Sara ano yan, hindi tumingin doon kasi nandun si Romualdez. Ayaw niyang makita si Martin Romualdez.
Ayan, linapitan na ni